Luya, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Mukhang ginagawa po yung ano natin, kaya walang countdown. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. Masaya po ba tayo na naririto tayo? Hallelujah. Indeed, no? It's a victorious day for every one of us. Hallelujah. And I believe po tayong lahat ay aware, no, na meron po tayong ipinagdidiwang today. Amen. Hallelujah. At ito po ay para sa ating mga ama. Hallelujah. So lahat po ng mga ama na naririto, sa lahat ng ama ng CFSM at sa buong mundo, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Amen. Especially sa ating ama dito sa CFSM, no? Alam po namin na kayo po ay mga magigiting na ama. Amen. At kayo po ay mga responsabling ama. Amen. Because you have a relationship with our Lord and you are guided by the power of the Holy Spirit. Amen. So mabuhay po kayong lahat. Amen. Masaya po ba kayo? Masaya po ba kayo? Indeed, no? Tayong lahat ay masaya dahil sa pag-ibig, biyaya ng Diyos sa ating lahat. Amen. At tunay nga po na meron tayong isang higit na dakilang ama. Amen. At yun ang ating amang nasa langit. Amen. So ako po, no, personally, wala na yung father ko here on earth. Amen. But then again, no, hindi po nagkulang, no, ang ating ama. Never ko pong na-feel simula nung nakilala ko siya sa buhay ko. Amen. Talagang siya na po, no, yung tumayong ama. Aside pa po yung mga amang tinuturing ko sa ating church, no. Tunay nga na ang ating ama. Amen. Hindi siya nagkulang sa bawat buhay natin. At sa akin personally, no, talagang yung pag-ibig ng isang ama, kaibigan at lahat-lahat, no, naramdaman ko dahil sa kanya. Amen. Tunay nga that His love for us is unconditional. Amen. Higit pa, no, sa pag-ibig na maibibigay ng mundo. Amen. Tunay nga na walang mapapantay sa ating Ama. Amen. And surely, amen, dun na tayo nakaangkla at dun na tayo tumatayo bilang mga anak ng ating Panginoon. Amen. That's why ngayon, no, in spite of anong nakikita ng ating mata sa mundo, amen, hindi na tayo ganun ka-apekto because nagdo-dominate sa atin kung ano na tayo in the Spirit. And I believe that each and every one of us, no, the kingdom of God is ruling in our hearts. Amen. Siya na, no? Ito na ang nangunguna sa bawat buhay natin. Amen. Kaya every day is a victorious day for us. Amen. Hallelujah. Every day is a talagang pasasalamat, papuri lamang ang may bibigay natin sa ating Panginoon because He already done everything for us. Amen. And now, we live by faith. Amen. And we continue living by faith. Amen. Hindi na sa nararamdaman ng flesh, hindi na sa nakikita ng mata, kundi kung sino na tayo bilang mga anak niya at kung sino na tayo sa Espiritu. Amen. Hallelujah. At alam ko doon tayo magpapatuloy, no? Continue believing Him, continue trusting in Him. Amen. And continue living in our faith dahil yun na yung totoong buhay natin. Hallelujah. That's why we can celebrate every day of our lives kahit ano pa yung nakikita natin. Amen. So let's all stand po and let us celebrate this day because indeed this is a victorious day. Hallelujah. Oh, we praise your name. We glorify your name. You deserve the highest praise, oh God. You are worthy. Yes, Jesus. Totoo sa aking buhay.
tiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah! We sing! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Pag-ibig mo'y dumating, mga salita mo ay di nagbabago. Yes, Jesus.
po sa buhay na binigay mo, Panginoon. Natamo namin ang tunay na buhay sa inyo, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, I praise you. Thank you.
Upang patuloy po namin maranasan ang buhay na ganap,
at kasiya-saya na siyang inilaan mo na para sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Purihin ka, Ama. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa buhay ng ating mga ama, na ating mga daddy, na ating mga tatay. Amen. Tunay po kayong dakila at magigiting sa harap na ating Panginoon. Hallelujah! Siya ang ating Diyos na mapagmahal. Siya ang ating Ama. Ama ng lahat. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami po, O Diyos, ay makabahagi sa iyong gawain. Sa gawain po ng pagkakaloob. Maraming salamat po, O Diyos. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, ikaw ang aming Ama na marunong magbigay ng mabubuting bagay, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung ang mga ama dito sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang aming Amang nasa langit? Panginoon, ang mga salita mo ang siyang patuloy naming kinabubuhay, O Diyos, ang liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, ang siyang patuloy pong bumubuhay sa bawat isa po sa amin. Ito po ang nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng lahat ng pagpapala na pwede naming isipin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na hindi nauubusan. Ikaw ang aming Diyos na tunay pong maaasahan sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Ang pagbibigay po na ito, O Diyos, ay bunga, Panginoon, ng aming ng buhay na ipinagkaloob mo na sa amin, ng aming pagpapasalamat, ng aming pagpupuri, ng uri naming pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, purihin ka sa pangalan na yung Panginoong Jesus. Amen. Habang tayo po ay masaya nagbibigay, tayo po yung muling umawit ng may kagalakan sa Panginoon. Pero invited by Ma'am Elsa
Ma'am Elsa po. Siguro po, kapatid po ni Frozen, siguro. Si next po si ano, Sir Renato Candelaria from Cutut, Angeles City, invited by Sister Rachel. Next po is si Sir Arturo Tolentino from Samar Street, Cutut, Alayo. Invited by Sister G. Po, meron pa po. Next po is si Sir Nolando Tolentino, invited by Sister G. Next po si Sis Jazel Almazar from Bloomfield, Mabalacat, invited by Sis Lola Raquel. Ayan. Next is Sis Chris Gomez from Nubu Residences. Hello po. Next is Sir Oscar Febrero from Narciso Zambales. San Narciso Zambales. Invited by Sis Elsa. Next is Sis Brother Arnold Viado from Zambales din po. Invited by Sister Elsa. Ronald Santos. Invited by Pastor Francis. And lastly, si Sis Marilyn Katakutan, invited by Sister Irene Cansino. Maari po bang kayong lahat ay tumayo, yung mga natawag po? Ayan, let's all welcome one another. Po, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Siyang ilaw! Jesus, tayo ay sumasaya.
Magandang umaga po sa bawat isa. So, happy Father's Day po. Malama rin nila po rin abi ang pipa sa pasating mic. So, ang aawitin po namin ngayon, kung mapapakinggan po ninyo yung lyrics, halaw po siya dun sa prodigal son na na-realize niya na napakahirap mawalay sa ama, amang mapagpala. Gayun din po tayo, dati po tayong nawalay, ngayon po ay naibalik na tayo sa tunay na ama natin na nagbibigay buhay at pagtapos sa atin. Kaya po, happy Father's Day po sa inyo lahat, sa ating lahat. Amen. Ano po kayang mahirap mawalay? Mahirap mawalay sa tatay kasi sa ama kasi walang maglalaba, walang magsasayang. Trademark po ng mga CFSM na tatay na daddy ang gawain bahay. Marami pong CFSM dads ang jack of all trades. Amen. Ayan, siyempre nangunguna na yung ating ama ng CFSM, Pastor Gerald. Ayan, masipag, matyaga at madaming alam gawin. Yung 220, Pastor, nagiging 110, no? Opo, praise God. Hallelujah. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. At ganun din naman po
sa lahat ng mga soon to be father. Ayan. Palakpakan po natin ang ating mga ama. Ang ama ang siyang itinuturing na haligi ng tahanan. Sabi po ni Pastor Raji kanina sa prayer namin kanina, yung mga ama manatiling ama at haligi ng tahanan. Kasi pag ang haligi ng tahanan ang nabuwal, di po ba, yung safety, security ng tahanan ay in jeopardy, mabubuwal yung tahanan. Oo nga naman po, no? Amen. Hallelujah. And yung ating mga kapatid na nasa abroad, CFSM members all around the world, yan, meron tayong CFSM family na nasa Vietnam, nasa Qatar, no, nasa US, at nasa Canada. Sa mga ama na nasa abroad at nagtitiis, okay, at binubuno yung mga araw at taon na kahit malayo sa kanilang pamilya, Happy Father's Day po sa inyo. Tunay kayong dakila at haliging ama. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung pagiging intimate with the Lord. But this intimacy demands separation. Kung titignan natin, babasahin natin, parang intimate pero kailangan separated. Ayan. Hindi po tricky yung question, hindi po tricky yung title. But as we go along and study these things, now this the Word of God and this message, makikita natin what is God's ultimate desire. Ano yung sa kalooban ng Diyos? Ano yung kanyang tunay na ninanais sa bawat isa po sa atin? Ano yung ugnayan at relasyon na nais niyang ma-develop, ma-establish sa bawat isa po sa atin? Hallelujah. Did you know that God is reflecting His image in this world through you? Okay? Tayo ang salamin ng Diyos para sa mundong ito, para ipakita kung gaano po siya kabuti, kabait, mapagmahal, mabiyaya, mapagpala na Diyos at Ama. Tayo po ang refleksyon ng Diyos sa mundong ito para ipahiwatig at ipahayag sa mundo yung kanyang mabuting plano at kabutihan sa bawat tao dito sa sanlibutan. That in Him and through Him and for Him, His glory in your life might be seen. Sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin, yung kanyang kaluwalhatian at kabutihan ay maipahayag sa mundong ito. Now, we may ask, how is that possible? How is that possible? Paano mangyayari na ako ang maging refleksyon ng Diyos sa mundong ito? And it boils down to our relationship with Him. Yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Now, God's way of being intimate is through Spirit. God's way of being intimate is through our spirit. From His Spirit to our spirit. Mula sa Espiritu ng Diyos sa iyong Espiritu. Lahat po nang tumanggap sa Diyos bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay may bagong Espiritu at may kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos. At ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. It is through His Spirit to our spirit. And being intimate requires relationship. Amen? Now, we develop this kind of relationship, this kind of intimate relationship in our spirit. Hallelujah. Now, God's way, God reveals Himself. Ipinapahayag ng Diyos
ang kanyang sarili upang sa ganun magkaroon ng impact ang ating mga buhay. Amen? God reveals Himself to us to impact our lives. And our lives impact the lives of others. Hallelujah. But we need something for this to happen. Kailangan natin ng isang bagay upang sa ganun ito ay maganap, ito ay mangyari. And that is for us to have an established relationship. Take note po, we must have an established relationship. Amen? Sa mag-asawa, mahalaga ang ugnayan, mahalaga ang relasyon. Kung makikita natin sa buhay mag-asawa, umiikot yung kanilang buhay bilang mag-asawa, bilang ama, ama at ina sa kanilang mga anak, dun sa kanilang relasyon. At yung kanilang relasyon ay nangangailangan po ng ugnayan. For that relationship to work out and function and fulfill its purpose inside the family, yung mag-asawa ay nangangailangan ng ugnayan. At yung ugnayan, communication, ay mahalaga para po sa established relationship. Upang sa ganun maging matatag yung kanilang relasyon bilang mag-asawa. Amen po. And in us, sa atin pong mga mananampalataya, isang bagay na mahalaga upang mag-function ang relasyon sa loob ng Kristiyanong pamilya ay si Kristo ang siyang nasa gitna. That Christ be the center of that relationship. Amen? Umaayon po ba kayo? Do you agree that Christ should be at the center of that relationship? And everything will work out and fall into its place accordingly if Christ is at the center of that relationship. Amen po. Pero sa mag-asawa, mahalaga ang panahon, ang oras, ang proper and right communication. Tama po ba? Amen? So, yung mga misis, kailangan nakikita nila ang kanilang asawa bilang mga tigasin na lalaki. Para na sa ganun, magawa at magampanan ng asawang lalaki yung kanyang tungkulin bilang isang ama. Yung mga, kung katabi niyo po yung mga asawa ninyo, mga mami, mga asawang babae, tignan niyo nga po sila. Tignan niyo po. Ayan. Tigasin po ba yan? Amen. Tigasin yan. Diba? Alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng tigasin. Diba? Ayan. Tigasaing. Diba? Tigalaba. Tigasundo. Tigahatid. Diba? Lahat yan. Kaya nga, kailangan makita ng asawang babae na yung kanyang asawang lalaki ay tigasin. Amen? Now, in the context of the world, there are a lot of things na makikita mo para mapalakas at mapatibay ang ugnayan ng mag-asawang lalaki. That is, kailangan si asawang lalaki ay bigyan niya ng panahon, ng time, bigyan niya ng pang-pamper. Oh, eto, bumili ka ng, magpa-reband ka. Yan. Huwag ka lang lagi sa bahay. Magpa-reband ka naman. Magpa-makeup. O, punta ka ng salon. Sige, kahit, ubusin mo yan, pang-salon. Di ba? Bigyan mo na. Those are the things that the world is saying para nang sa ganun magkaroon daw ng intimate relationship. And one more thing. When we talk about being intimate, the world perception about intimacy and being intimate is most of the time, it's about sex. Yun ang sinasabi ng mundo. Yun ang perception nila at definition nila about being intimate. But God wants us, God wants that His glory, His life na nasa atin ay magkaroon ng impact sa mundong ito. And being intimate with God is going deeper and beyond
physical touch. Amen? Okay? And when we establish our relationship beyond feelings, beyond physical touch, when we establish our relationship with God through our Lord Jesus Christ, yung relasyon na yon becomes intimate. And we start to enjoy our moments with our Lord Jesus Christ. Amen? Now, from your relationship with God through Jesus Christ flows everything. Ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Doon dumadaloy. Yun ang nagiging sibol, bukal ng ating buhay. Now, our relationship with Him will define what kind of impact are we going to have in this world and in the lives of others. Okay, from that relationship through Jesus Christ that is flowing, that relationship, yung ugnayan nito, merong mga relationship that are sometimes poor. So, if tatanungin ko po ngayon kayo, what kind of relationship do you have with our Lord Jesus Christ? Ano pong uri ng relasyon, anong klaseng relasyon at ugnayan meron ka sa ating Diyos? You might say, pwede mo sabihin na maaring, ay, Pastor, wala akong, hindi ako ganong ano dyan eh. Hindi ako ganong inclined dyan eh. I might have a poor relationship with Him. Some may say that I have the right relationship with God. Now, your relationship with Him determines how you live your life. If you're living your life separated and detached from this world and from the system of the world, or you're living your life attached and yielded in what Christ has already done in you. Amen? So, ang ating ugnayan sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ang siyang maaring tumukoy kung paano natin isinasabuhay yung ating buhay. Kung paano po tayo nabubuhay. Na tayo ba ay nabubuhay ayon sa sistema ng mundong ito o tayo ay namubuhay ayon sa itinalaga at inilaan na sistema ng Diyos para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Now when I ask how intimate are you with God? Are you intimate with God? Amen? Are you intimate with Him? Maaaring ang kahulugan ng pagiging intimate sa karamihan sa atin ay yung pagiging mapanalangin natin. Maybe you'll think of how long or how short you pray. Maybe you'll think how many Bible verses you already know. No? From cover to cover ng Bible. Or maybe konti lang pong verse eh, Pastor. Yung John 3:16 lang po. No? Yung Philippians 4:13 lang po. Yun lang po yung memorize ko eh. Maybe some of us will think that those are the gauges of how intimate are we with God. Na yun ang nagiging sukatan ng ating intimacy with the Lord. Maybe you think how often you go to church. That going to church makes you holy. Now, intimacy with God is more than our actions. Being intimate with Him is being close to Him. Maybe you'll think na hindi mo rin alam kung anong ibig sabihin ng intimacy. Ano nga ba talaga, ano ba ang intimacy?
Again, intimacy goes down beyond, no, and deeper. It reaches deeper than physical intimacy. It is the detachment, it is our detachment or separation from the world and the system of this world. Intimacy with God is beyond our feelings and beyond our flesh. Intimacy is being close with God. And spiritual intimacy, no, ang spiritual intimacy gives emphasis on our relationship with Him. Amen? Kung gayon, paano ako magiging intimate sa Diyos? Samantalang ako ay makasalanan. Hindi pala ako banal. Makasalanan pala ako. Madami akong nagawa in the past. Marami rin akong nagagawa ngayon na hindi ka nais-nais sa Diyos. Maybe, malamang, yon ang naiisip mo. Yon ang tumatakbo sa isip mo. Kaya iniisip mo, paano ako magiging intimate sa Diyos? Samantalang ang Diyos ay banal. Siya ay matuwid. You have to be detached. Kailangan mong maihiwalay. Kailangan mong ihiwalay ang iyong kaisipan sa kaisipan ng mundong ito. Si Kristo ay namatay na sa krus ng Kalbaryo. Upang nang sa ganon, mabayaran ang iyong mga kasalanan. At ang katuwiran na ninanais ng Diyos ay hindi yung katuwiran mo. Hindi yung katuwiran na bunga ng iyong mga gawa. Kundi ang ninanais ng Diyos ay yung katuwiran, bunga ng ginawa ng kanyang bugtong na anak. Kaya our channel, our way for us to be close and intimate with God is only through our Lord Jesus Christ. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, ikaw na tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at Tagapagligtas, ikaw na tumanggap kay Kristo, ang katuwiran na meron ka ngayon ay ang katuwiran ni Kristo. Ang kabanalan na meron ka ngayon ay ang kabanalan ni Kristo. Kaya nga po, tayo ay nakakalapit na sa Ama. That through our Lord Jesus Christ, we can call Him Abba Father. Amen? Hindi lang basta Father, Abba Father. It means mas close pa. Abba means Daddy. You can ask anything and everything in Him through Jesus Christ. Hallelujah. Now, yung ating ugnayan sa Panginoon, yung ating relasyon sa Kanya, ay may establish natin sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Maybe you will ask, hindi naman po ako ganun ka maraming alam sa Bible. Hindi naman po ako ganun maanong magbasa. Malalim yung akin, hindi naman ganun kalalim yung aking thoughts at kaisipan patungkol sa mga salita ng Diyos. That is the world's reason. But we also have every reason. Meron din tayong mga dahilan at nasa atin ang lahat ng dahilan upang patuloy nating mapalalim at mapalawig ang ating ugnayan sa Diyos. Because His Word is available in us. Now, when we ask and we think of one person in the Old Testament where we could see how close he is to God, kung gaano siya kalapit sa Diyos, at kung gaano katibay yung kanyang ugnayan sa kanyang Diyos, wala na tayong ibang maiisip kundi yung isang taong ito. Siya ay hari. From being a shepherd, God made him a king. And he is known as a man after God's own heart. You see how close he is? Gano'n siya kalapit sa Diyos? Siya ay man's after God's own heart. And we're talking about David. And David has something in him
that made him so close with God na itinuring siyang malapit sa puso ng Diyos. Basahin po natin yung Psalms 63, 1-8. Sabi po sa verse 63, hindi ko alam kung nandyan, but if you have your Bibles and your apps in the Bible, sabi po, Psalms 63 verse 1-8, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee, my flesh longeth for Thee, in a dry and thirsty land, where no water is. To see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary. Because Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. Thus I will bless Thee while I live. I will lift up my hands in Thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. Whenever I remember Thee upon my bed and meditate on Thee in the night watches, because Thou hast been my help, therefore in the shadow of Thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after Thee, Thy right hand upholdeth me. Something in David made him close after God's own heart. And this brings forth intimacy and intimate relationship between God and David. And that is his hunger and thirst for God. Siya ay uhaw at gutom sa Panginoon. Could you say that you hunger and thirst in Him? Masasabi mo ba na ikaw ay nauuhaw para sa Diyos? Could you also say that you want Him more than any other person or opportunity in this world? Masasabi mo bang mas nais mo at mas gugustuhin mo ang Diyos kaysa sa sino man at anumang opportunity na meron sa mundong ito? Could you say that your relationship with Him is the most important thing in your life? Nang ugnayan at relasyon mo sa Diyos ang pinakamahalaga sa buhay mo? Could you also say that God is your priority? That He is your number one? Kamukha ng inawit natin kanina. Ikaw lamang ang number one, O Diyos. When we say God is number one, hindi ibig sabihin that He is not in the number two, number three, or number four. God is our number one, and He is number one in our family. He is number one in our career. He is number one in our dreams. That is God being number one in our lives, and that is God being our priority in our lives. Now, David, si David po ay hindi mas banal kaysa sa atin. Si David ay hindi mas matuwid kaysa sa atin. Baka sabihin natin, si David kasi, he is holy. He is a king. He is chosen by God. Mga kapatid, ikaw din ay pinili ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hinanap ka niya. Siya ang nakatagpo sa'yo. Kaya ka naririto ngayon because God has found you. Amen. Kinatagpo ka ng Diyos ngayong oras na ito. At nais niyang sabihin sa'yo na wagas ang kanyang pagmamahal at wala kang dapat gawin para maging matuwid sa harapan niya. Para maging banal. Para maging ligtas. Para mabuhay ng ganap at kasiyasiya. Dahil ang lahat ng yan ay ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ginawa na po ni Kristo. Ang nais ng Diyos ngayon ay maniwala ka at manampalataya ka
sa mga ginawa ni Kristo para sa buhay mo. Nung we have that kind of mind, kung ganun ang ating kaisipan, we could say that we are detached from this world. That everything flows in Him, through Him, and for Him. Na lahat ng bagay ay dumadaloy sa iyong ugnayan at relasyon sa Diyos. There is no other way for us to strengthen and deepen our relationship than being with Christ, than spending our time with our Lord Jesus Christ. Amen? Upang ang tao, tayo po, upang mapatibay at mapalalim yung ating ugnayan sa isang tao, kailangan natin ng oras. Kailangan po natin ng panahon. Di po ba? Kailangan you spend time with that person para na sa ganun lumalim yung iyong relasyon at ugnayan sa Diyos. Di po ba? Merong love at first sight. Amen po? Pero, meron ding love that lasts. Amen? Na habang tinitignan mo siya, lalo siyang gumaganda. Lalo siyang gumugwapo. Amen? Habang tinitignan mo siya, lalong lumalagkit yung iyong tingin sa kanya. Amen? No? Di po ba? Okay? Pag tinignan mo siya, yung parang pag pumikit ka, nandun pa rin yung kanyang image. Nandun pa rin, nakikita mo pa rin, nasan yung nunal niya. Di po ba? Ano, kung pantay ba yung kilay niya? No. Pag pumikit ka, nakikita mo kung, no, yung glow pa rin ng mukha niya. And when you go beyond that, nakikita mo how beautiful the soul of that person. How beautiful the soul of your partner. Only because you spend time with him or with her. Di po ba? That even natutulog ka na, you can still imagine kung sino yung taong yun, kung gaano siya kabait, gaano siya kaganda. Di po ba? Amen? And being spiritually intimate with God, that spiritual intimacy that reaches beyond physical, nakikita natin in our spirit. That when we close our eyes, we see how good our God is. Pag pinikit natin yung mata natin, nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. At kapag iminulat naman natin yung ating mata, nakikita natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Na hindi mabubuwal ng kahit ano yung kanyang pangako para sa iyo. When you open your eyes, you see God's promises. When you close your eyes, you see how faithful He is. Amen? At dahil yon sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Hindi dahil sa iyo. That is only because of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yung Galatians chapter 6 verse 14 ay nagpapaalala sa atin that we receive judgment and condemnation. And as a result, every good thing we receive ultimately flows from the cross. Na lahat ng mabubuting bagay, that every good thing and every bad thing na nangyari sa ating buhay, God has turned it upside down. It all comes from the cross. Sabi po sa King James Version, "But far be it from me to boast in anything or anyone except in the cross of our Lord Jesus Christ, through whom the world has been crucified to me and I to the world." We are dead to sin. Tayo ay kasamang napako ni Kristo sa krus. And He did it. Physically, hindi tayo ang napako. It is Him.
But God sends him, pinadala ng Diyos si Kristo upang hindi ka, upang hindi ikaw ang magdusa. Upang hindi ikaw ang maparusahan. And he died once and for all. Kaya hindi ka nahahatulan ng mundong ito sa kasalanan. Hindi ka nahatulan ng Diyos sapagkat nahatulan na ang kanyang anak na si Jesus para sa iyo. Amen. Hallelujah. In Acts chapter 17 verse 24 to 27, the God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Hindi nananahan ang Diyos sa templo, sa structure na gawa ng tao. Amen? Nananahan siya sa hinubog at nilikha ng Diyos. At yan ay ikaw. Nananahan siya sa puso at buhay ng bawat mananampalataya. Neither is he worshipped with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath all the things, and hath made one of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Hindi malayo ang Diyos. Siya ay abot kamay mo. And all His promises is available and ready in our Lord Jesus Christ. Amen. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo ay maaaring merong weaknesses or weak points. But always remember this. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 19, na ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kanyang kalakasan ay naipapahayag sa pamamagitan ng kahinaan. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. The Lord don't want us to be weak. He wants you to be strong. Yun ay one key for us to establish an spiritual intimacy, an intimate relationship with Him. He wants you to see, nais ng Diyos na makita mo gaano kalawak ang kanyang biyaya sa iyong buhay. Now, tignan po natin. The meaning of the word separate means to keep apart. Disconnect, to make a distinction between. Hallelujah. Yun ang separate, yun ang pagiging separate. And separation, this is in relationship, means the ending of an intimate partner or relationship. God wants you, nais ng Diyos, na magkaroon ng end ang ugnayan mo sa mundong ito. Because He wants to start in you a much deeper sense of relationship beyond feelings. He wants to be intimate with you. Being intimate means a loving personal relationship, being close. Okay? Meron siyang intrinsic and essential meaning. And that meaning is belonging to or characterizing one's deepest nature. Na kilalanin mo lalo ang Diyos. Because His image, sabi ko po kanina, we are God's reflection in this world. Hallelujah. At gagamitin ka ng Diyos upang maipakita sa mundo at sa tao na siya ay tapat, siya ay mapagmahal at mabiyayang Diyos. Now, the meaning of intimacy, true intimacy might be described as profound connection where individuals can be authentic without fear of judgment. Muli, si Kristo ay
nahatulan na para sa atin, hindi ka hahatulan ng Diyos. Hindi ka pinaparusahan at paparusahan ng Diyos. Kasi ang nais ng Diyos ay maging close kayo. Ang nais ng Diyos, ma-enjoy mo yung intimacy mo sa Kanya. Hallelujah. Amen. Now, babalik po tayo doon sa tanong natin kanina. This is where we will end. Are you intimate with God? Do you long for intimacy with Him? Amen. Now, are you hungry and thirsty for Him? Amen. There are many ways to find and seek the Lord. We could pray, we could read the Bible, we could go to church, attend our GE. Mahalaga po yung mga bagay na yon to strengthen and establish our intimate relationship with God. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. O God, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat. Kami ay nagagalak sapagkat ang buhay namin ngayon ay hindi na umiikot dahil lamang sa gusto at nais ng mundong ito. That we can go beyond our feelings right now, Lord God. Because when we say that we are intimate with you, that we have intimacy with you, we are no longer afraid of judgment. There is no more fear in us because our intimate relationship with you, Lord God, is now binded and sealed with the love of God. Ito ay dahil sa pag-ibig ni Kristo, that in Him, Lord God, we were made perfect. We were made holy and righteous. At ngayon, Panginoon, kami ay makakalapit na sa iyo. Matatawag ka naming Daddy. Matatawag ka naming Ama. At may enjoy namin, Panginoon, kung ano ang meron kami ngayon. At yan ay ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God. We thank you, Lord Jesus. And we praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen and amen.
Sound. Happy Amen. Father's Day po so, sa inyo. Happy Father's Day po so, sa mga tatay. Sa mga lahat. Palakpakan niyo naman po mga tatay, mga lolo. Yeah, ayan. So since nung Mother's Day, may games yes. yung mga mothers. But before that partner, I just kanina po nag-perform ang Sunday School. Ngayon po, may mga tokens po sila para sa mga tatay nila. Ayan. Sige po. Baka po magtampo kasi yung mga tatay kasi binigay ng roses yung mga mommy last son, last Mother's Day. Ayan. Palakpakan nyo pong muli ang mga Sunday Schoolers natin para sa kanilang presentation kanina. And kunin ko na rin yung opportunity before po kami magpa-game sa mga tatay. Sa mga hindi pa po nakakapag-register sa Sunday School, magpa-register na po. Magsa-start na po ang school year natin by July. Ayan, so, ayan, in-encourage po namin lahat. Ayun.
Ayun, so sabi ko nga kanina, no, may program tayo last Mother's Day. Yes. And may pag-games naman tayo ulit for fathers. Yeah. And syempre, nag-prepare kami ng mga list ng mga fathers na sasali. May so, mga pangalan na. Yes, wala pong makakaligtas. So, tatawagin muna po namin yung mga leaders ng bawat team. So may two groups po tayo. So tatawagin ko muna po yung first leader. So si Pastor Sol po. Pastor Sol. Pastor Sol. Happy Father's Day po. Dito na Happy po Father's tayo. Day. Kayo po ang unang leader ng grupo. Group 1 leader po. Group 2 leader, Pastor Edwin po. Yeah! Pastor Edwin, dito po tayo. Pastor Sol. Sige. Members naman tayo ng Group 1 under kay Brother Sol. Tinatawagin ko po si Brother Robert, Brother Jericho, Brother Jam, Brother Jolo, and Brother Earl Zata. Dito po tayo. Dito po tayo. Kasama po kayo sa laro natin for today. So group 1 po dito. Sige po, dito tayo. Samahan niyo po si Brother Sol doon sa other side ng stage natin. Brother Jericho. Brother Jericho po. Paging. Andito pa si Brother Jolo. Din. Brother Jolo. Ayan. Okay. Brother Jolo po. Ayaw po niya ata. Pakihila po yan. Asa na siya? Sister Banji. Ngayon naman yung team ni Pastor Edwin naman. Tinatawagin ko po si Brother Randy, Brother AR, Brother Mark. Si Pastor Chris ba dito? Yes, Pastor Chris. And Brother Jimmy. Ayan. Tumayo sige ho, dito na ho tayo. Samahan niyo po kami dito sa stage para sa ating game para sa inyo. Brother Randy, Brother AR, Brother Mark, Pastor Chris, and Brother Jimmy. Ayun na. Pulang pa ng isa. Pulang ng isa. Sinong hihilain natin? Sinong hihilain natin? Si Brother Nat daw po. Daddy na ba si Nat? Future daddy mo. Uy, baka hindi pa nag-announce tayong mag-a-announce. Ah, tayo ba? Okay, Brother Nat. Nat Daniel. Ayan. Okay. Sige. Partner, habang inihintay natin si Brother Nat na to, if you could explain to us ano ang mechanics ng, o ano yung game natin and ano yung mechanics ng game. Ayan. Sige. Alright, so yung title po ng game natin ay Straw Relay. So dito po natin makikita yung mga father natin, paano sila mumuso, no? Sa mga asawa nila and sa kids nila, no? So, Straw Relay po siya. So since may bote po dito, gagamitin po natin yung muso natin para i-hold yung straw. Sa lips, upper lip. Upper lip and nose. Yes. In between the upper lip and the nose. Ayan. Yes. So since may dalawang group po tayo, pabilisan po ng makashoot ng straw sa bote gamit yung lips. Sampulan mo daw, partner. So parang mahirap ata siya. So ganito po. Manggagaling ka dito, di ba? Parang mahirap po ata siya. Biglang mahirap sa'yo. Yes. Pero kung hindi siya kaya, ano pa yung pwedeng gawin? Para mas madali yan, ako dapat straw ng sesto. Yan. Pwede siya. Yes. Masyado ka lang clear skin. So, from here, ayan yung starter natin. Keep it hot.
Iho-hold po. Yan. Yes! Kaya po pala ni Sir Ian. Hindi ko pala kaya. So pwede siya. So pwede po pala siya. Okay. So, si Group 1 po and Group 2, pabilisan po yung Group 1 and Group 2 and the shorter time, the winners po. Okay, i-distribute ko muna ang magiging straw. So, distribute muna po natin yung straw. Mag-practice na po kayo. Ayan, bato-bato topic po yung team leaders natin, Pastor Sol and Pastor Edwin. Pastor Sol po, bato-bato topic po, sino mauna? Hindi po, para po matime natin, bato-bato topic po kayo. Kung sino po yung mauna? Tali ko dalaw po. Okay, bato-bato topic. Pareho. Okay, bato, bato, pick. Ano po yan? Ano po yan, Pastor? Ah, pako daw po. Pako. Isa pa po, hindi po wata pwede yung pako. Rock, paper, scissors, stick. Rock, kasi paper, si Pastor. Rock, paper, scissors. Bato, bato, pick. Ay. Okay, last po. Bato, bato, pick. Okay, ayun. So una po yung group one. Okay, una na sila, Pastor. Yes, so, dito sila, group 1. Sige, mag-change po tayo ng position. Ang grupo po ni Pastor Edwin, dito tayo. Grupo po ni Pastor Edwin, dito tayo. Lipat tayo para hindi tayo... So, kapag nahulog yung straw, uulit sila. Uulit, syempre, partner, babalik. Yes, babalik sa line. So, pabilisan ho ito, mag... ano tayo? Uy! Baka malaglag naman yung straw nila. Ano ba yan? Hindi pwede. Parang madaya po ata yan. Hindi po pwede yung lagyan ng ano. Ah, sige. Ng electric fan. Okay. Group 1, let me hear from you. Are you ready? Okay. Okay, may timer po tayo. Pwede asan na po ang mga fans ng Group 1? Parinig. Ayun! Ay, may okay fans. May fans. May fans club sila, syempre, partner. Okay. Group 1. Your timer starts now. Now. Wow. Wow. Hey. Hey. Okay. Next. Para magandang boom. Oh, babalik. Babalik. Ulit? Okay, pwede po. Sige, next member. Ayun, okay, ayun, ayun! Next. Next. Sa bawat left. Uy, ay, ang basic galing! Ang galing next naman! Next! Oh! Oh. Pag natumba yung bote, paano yun? Okay, ayun! Next! Dalawa na lang po natitira. Go, brother! Ay, Pastor Sol, kayo mo yan. Okay, Kuya Jericho. Third attempt. Ulit. Ako, nalaglag ulit. Tignan natin, tignan natin. Ay! Ay! Nako! Next! Ay, nalaglag ulit. Ulit po. Konti na lang po, konti na lang. Ay! Nakaglag ulit! Next po! Sige po! Sige. Kung kaya po ng kaya members nyo, yan. Kaya po nyo. Go na ba? Dalawa na lang power group 1! Sige po! Sige po! Sige po! Kaya po! Kaya! Yan. Okay.
Oops. Sige pa, sige pa. Wala po talaga. Oh, try po, try. Isa pa, bro. Pastor Sol. Pastor Sol. Kaya yan, kaya yan. Kakayanin. Kakayanin. Yan, 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 yan. Konti na lang po. Go na, asinan na natin. Si Kuya Jericho na lang po. Father Jericho. Ang running time natin is 2 minutes and 30 seconds. Sige nga, try mo dyan ka na lang. Pasensya na po. Kailangan tayo mag-follow ng rules. Isa pa. Last na lang. Okay. Hey! Huwag ka daw muna huminga. Dito na lang, try natin lang dito. Kuya Jericho, dito na lang dito po kayo. Dito na lang, try natin. Try po natin. Ayan. Sige, dyan ka na lang. Sige po. Sige. And. Yay! There you go! Palakpakan nyo naman po ang group 1. Okay, at ang time nyo, mamaya ako na i-re-reveal. Mamaya po i-re-reveal yung time. Sige. Okay, so let's give it up for group 2. Okay, group 2 naman tayo. Group 2. Group 2, sa tingin nyo ba mas magaling kayo sa group 1? Ay, may thumbs up. Asan po ang mga fans ng group 2? Woo! Wow! Okay. Ready na po kayo? Ready na. Your timer starts now! Wow! Ulit po! Okay, Pastor Chris. Very easy. Ay, malapit na. Ay, ayun na! Ayun na! Yay! Next player! Ay! Nalaglag po! Ayun! Okay. Next player! Okay. Sige po, malapit na. Up. Malapit na. Ako. Kumukulang po. Na-pressure na. Okay. Ay! Ano yan? Consider na natin. Consider na natin yung kanina. Next player! Balik po tayo sa linya. Next player. Ay, naku, naglag ulit. Next player po. Okay. Ayan. Okay. Baba na konti. Baba pa po! Ayun! Baba! Ayun! Yeah! Last player! Brother AR! Ay, talaga namang sinahid mo, ah! Okay! Players, ini-invite ko po kayo dito sa gitna. Lahat po, group 1 sa group 2. Wow naman, mainit-init yata. Mainit ba ang laban? O parang alam natin kung nanalo? But sige po, move tayo yung konti dito, sir. Minsan pa po, palakpakan naman natin ng mga players natin. Thank you so much for being such a sport. Yes. Sabihin ko na rin po yung time nila para ang time ng group 1 ay
3 minutes and 24 seconds. At ang time ng group 2 ay 2 minutes and 12 seconds. But don't worry po, yung mga natalo may consolation prize. Hindi naman po kayo uuwing luha. So, sino yung group 1? Ayan. Group 1. Group 2. Ito po yung premyo ninyo. Wow! Wow! There you go! Congratulations and happy Father's Day po muli sa inyo. Okay. So, salamat po. Yan. Ayan po yung ating mga tigasin at Canadian na mga tatay. O, laba ka na dyan. Luto ka na dyan. Okay, so, sila po yung ating mga tatay na gagawin ang lahat. Nakita naman po ninyo, no? Gagawin ang lahat. May pasok lang yung straw. No, gagawin ang lahat para sa kanilang pamilya. Okay, so, yun po yung ating mga ama. And of course, alam po nating lahat na isa lamang po yung perfect father. Okay? Good, good, good Father. At yan po ay ang ating Diyos Ama. Okay? Tayo po, ay kayo po na mga ama dito sa lupa. You can only be a good father if you have the good, good, good Father. No? Magiging good father lamang po tayo. No? Sa mundo kasi marami pong sinasabi na good father, no? Or best father. Actually, sa puso ng mga anak, lahat ng mga fathers ay best para sa kanila. But of course, we should acknowledge, no, na hindi po lahat ay nagagawa. No? Kayong mga ama, limitado po ang ating kayang gawin. Okay? Kung wala ang Diyos sa puso ninyo, kung wala ang Diyos sa piling ninyo. Okay? Kaya po yung kanina sinasabi ni Sir Chris, napakahalaga po noon, intimacy with God. Unless we are intimate with God, no? Sa sariling effort po natin, mga ama, nakikinig po mga ama, sa sariling kakayahan po natin, limitado po tayo, hindi po natin kaya. Hindi po ba, mga ama? Kasi yung mga ama, tingin po natin sa kanila, they are the providers, di ba? Mundo, tingin ng mundo sa kanila, they are the providers, the protectors, di ba? Sila yung breadwinners ng family. Okay, naalala ko lang po nung isang gabi, kumakalabog po yung gate sa amin. So, nagising po kami lahat, nabulabog kami lahat kasi ang lahat ang lakas ng kalabog, no? So, sabi po ni Pastor, tanong mo kung sino, huwag kang lalabas. So, binuksan ko lang yung door pero hindi ko binuksan yung screen. Sumisigaw ako, sino yan? Sino yan? Okay, pero si Pastor, kahit na nakahiga po siya, gumagawa po siya ng paraan. Tinawagan po niya yung guard, no? Kasi, of course, yung mga father gusto po nila maprotektahan ang kanilang mga family. Kaya kahit po siya ay nakahiga, hindi makatayo. Dati siya yung tatayo, siya yung lalabas eh. Pero ginawa po niya yung part niya as father. Tinawagan po niya yung guard para maproteksyonan po kami. Kinabukasan, napag-alaman po namin na hindi naman po pala yung gate namin yung kinakabog, kundi yung gate ng kabila. Kasi sobrang lakas, ang dinig namin, yung gate namin. Yung po palang kabila naming bahay. Okay? So, kinakalabog kasi emergency na cardiac arrest po yung mister nung nandoon sa bahay na yon. So, tinatawagan po sila. Eh, hindi sila magising. Kaya siguro super kalabog. No, yung katok sa bahay. Pero ganyan po, na-example ko lang po si Pastor. Limitado man siya sa kanyang kalagayan, pero ginagawa po niya ang kanyang bahagi bilang ama ng pamilya. At ginagawa po niya yon, nagagawa po niya yon, hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, limitado nga po siya eh, kundi dahil sa Diyos na nasa kanya. No? Napakahalaga na malapit po ang Diyos sa atin. Yung inawit kanina, mahirap mawalay sa Diyos na mapagmahal. Diba? Alam ko po, sobrang busy po yung mga ama. Kasi gustong-gusto nilang ibigay lahat ng pangangailangan ng anak. Eh, ang daming pangangailangan ng anak at saka ng asawa. Diba? Hindi nauubos yung pangangailangan ng anak at ng asawa. Pero yung ama, iniisip niya na maibigay ang lahat ng
kuminsan hindi lang pangangailangan nila, kundi yung mga gusto nila. At kapag hindi po nila naibibigay, nalulungkot sila at nag-i-struggle din sila, no? Kuminsan nakikita lang po natin matitigas ang mga ama, pero sa puso po nila malalambot po yan. May kahinaan din po yan, natatakot din po sila. No? Sa harap, in the physical, makikita mo matapang sila, pero in the inside of them, internally, may takot din po sila sa puso nila. Kaya maaalis lang po, mga ama, ang takot na yon kung ang Diyos ay nasa buhay po natin. Diba? Ang Diyos ay nasa piling natin, intimate tayo sa Kanya. Very, very important po yon. Kaya bilang mga ama, hindi lamang po tayo provider, hindi lang tayo protector, kundi nawa lahat po tayo na mga ama dito, isa sa maging prioridad natin bilang mga ama ay ang ilapit ang ating pamilya sa Diyos, ang ating asawa, ang ating mga anak sa Diyos. O kung paano nating nakilala ang Diyos sa buhay natin, ay makilala din ng mga anak, no, ng ating mga asawa, kung sino ang Diyos sa buhay nila. Okay? God is within you. No? God is intimate with us. No? Yung pong gustong ipa-emphasize ni Pastor, God is closer to us. Hindi naman lumalayo ang Diyos sa atin. Lagi siyang malapit sa atin. Tayo ang lumalayo sa Diyos kapag hindi natin dinidetach ang ating sarili sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Okay? Sabi ko nga po kanina, minsan we are so busy with so many things in the world, nakakaligtaan natin yung ating panahon para sa ating Diyos Ama. No? Para sa ating, para maging mas malapit yung ating kaugnayan sa ating Diyos. Kaya mga ama, tandaan po natin, napakahalaga sa buhay natin na tayo ay malapit sa Diyos. Okay? Okay, may gusto pong sabihin si Pastor. Pakibigyan po siya ng mic. Ay, ito na muna. So God is intimate with us. Ang Diyos ay malapit sa atin. Well, di na tayo iniwan. Makasalanan man ang tao, ay siya po, ay nandyan siya. Kailanman ay hindi niya pinabayaan at kailanman ang Diyos ay di lumayo sa tao. Kaya ang gawin lang natin ay mag-open ang ating mga puso na paubangsaron ay maramdaman natin kung gano'n siya close. So, hindi dahil sa atin kung bakit tayo maging close, hindi dahil sa Kanya kung bakit tayo naging close. Kaya ang Panginoon, ang Siya ang lahat-lahat sa Kanya. At lahat sa pagitan Niya, ang lahat ay lilikha ng Diyos at itong lahat ay para sa atin. Kaya yun po, tandaan natin na ang Diyos ay nasa iyo at close siya sa iyo. Hindi ka man Christians, hindi ka man Kristiyano, Kristiyano ka man, ang Diyos ay nasa iyo. Hindi man siya within you, but ang Diyos. Kung hindi ka Christian, ang Diyos ay nandyan. Kaya ang gawin lang ng tao ay buksan niya ang kanyang puso para sa ganun ay marasan niya. At kung gaano kabuti, pagmahal, kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya purin at dakilan ng Diyos. Palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. Okay, so iningi po namin yung mga ama na tumayo at pumunta po dito sa harapan para maparangalan po namin kayo sa araw nito. Ito ay araw ninyo, mga super dads. Sige po, lahat po ng mga ama o kung meron ng soon to be fathers, okay. Ito po. Barong, music please. Music. Sige po. Mama, okay. Okay, lapin po tayo. Mama, okay, I greet so, you. So, harap po kayo sa dun sa audience. Ay, brother, po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ang ating mga butihing ama yeah. ng tahanan. Hallelujah. Ang gwapo ng mga ama natin. Okay. Kamukha yes. ko. Ang bait-bait nila. Opo, dahil kay Lord. Si Pastor, uupo na lang siya. Uupo ka.
tatayo. Hindi, doon lang. Sige, nakaupo na lang si Pastor. Okay so, tayo po ay tumayo at ipanalangin po natin yung ating mga fathers ngayong oras na ito. Sige po, iangat natin ang ating mga kamay sa kanila. Amang Diyos na banal, sa oras pong ito, salamat sa isang pagkakataon, Panginoon, na nabibigyan kami ng panahon upang parangalan, O Diyos, ang aming mga ama, mga tatay, mga daddy, mga papa, Panginoon, ang fathers namin sa mundong ito. Salamat, O Diyos, sa mga buhay nila na ipinagkaloob nila sa kani-kanilang mga pamilya. Nagagawin ang lahat para po may pamalas nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa, sa kani-kanilang mga anak, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, sa lakas, katatagan, Panginoon, pagtitiis na yung binibigay sa kanila, Panginoon. Salamat, nasa kanila ka, mga puso, O Diyos. Nasa buhay ka po nila. Kaya makakayanan po nila ang lahat, Panginoon. Magagawa po nila ang lahat dahil lamang sa inyo, Panginoon, na sumasa kanila. Limitado sila, yes, Lord, pero nandiyan ka sa kanilang buhay para ang imposibleng bagay o mahirap na bagay dito sa mundo ay makayanan po nilang gawin. Panginoon, salamat dahil kayo ang kinikilala po nilang the best ama sa mundong ito. At sa buhay nila bilang mga mananampalataya, Panginoon, kayo lamang, sa iyo lamang sila nagre-rely, Lord. Ikaw lamang ang kanilang pinagkakatiwalaan sa kanilang mga buhay. Ikaw lamang ang kanilang inaasahan sa kanilang mga buhay na magagawa po nila ang kanilang responsibilidad, Panginoon, sa kani-kanilang pamilya dahil po sa inyo, Panginoon. Kaya po, O Diyos, ngayong araw na ito, kami ay lubos na nagpapasalamat at nagpaparangal, Panginoon, sa aming mga ama na naririto. Mga bata mang ama o mga ama na meron ng katandaan, Lord, they all deserve the respect and love, Lord God, from their children and from their wives. Kaya po, O Diyos, ito po ang aming pong ibinibigay ngayong umagang ito. Kung meron pong mga anak na naririto, sige po, lapitan po ninyo ang inyong mga ama. Okay, mga anak. Yes. Okay, since this is Father's Day, yes, lapitan nyo ang inyong mga anak, ay ang inyong mga ama na naririto sa harap. Yes. Okay, sabihin yeah nyo kung anong gusto nyo sabihin. Sabihin nyo, I love you. I miss you, Papa. Ay, bite nyo. Hug them, drama, kiss them. Baka Father's Day lang, doon nyo sila nahahag at saka kiss. Pagkakataon nyo na to. Okay. Ayan po, at may binibigay din po sa kanila tokens. Okay, nilapitan na ba ng mga anak? Ayaw yata ng mga anak. Asa, nahihiya? Okay. Tandaan mga anak, sabi ko nga kanina, our fathers, no, ang ating mga ama, deserve nila ang lahat ng ating pagmamahal at respeto sa pamilya. Ginagawa nila ang lahat para sa atin. Hindi man natin nakikita, pero sa isip nila at sa puso nila, gustong-gusto nila na maibigay ang lahat ng pangangailangan po ng mga anak. Tama ba yon, mga anak? Tama ba yon? Okay. So, palakpahan po natin ang mga ama natin na narito. Amen. Salamat po. Salamat, mga fathers. Ayan. Greetings from Pastor. Happy Father's Day po sa inyo. God bless you. Okay, bless happy you. Father's Day po sa inyong lahat. At mag-conclude na rin po tayo sa ating prayer. Nabigyan na ba ng lahat ng tokens? Okay, thank you. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. At tunay nga, napakahalaga, Panginoon, ang iyong pagiging malapit sa buhay po namin. Bilang mga anak mo, O Diyos, magagawa namin ang lahat dito sa mundo sa pamamagitan mo lamang. Kaya ang iyong mga salita ang patuloy
na magbago, patuloy na mag-enlighten, Lord God. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magliwanag sa buhay po namin at magagawa po namin ang lahat ng bagay, imposible man to, sa pamamagitan ninyo, O Diyos. Salamat po ngayong umagang ito. Pinapupurihan ka namin at pinaparalangalan. Salamat sa lahat ng mga ama na naririto. We praise you, we glorify your name in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all will say, Amen.